Doon po sa ano sa amin, meron kaming may co-teacher ako doon sa Bagong Silang na retired na rin po, no? Retire na. Yung asawa niya na malakas pa, niyaya siya doon sa Bicol. At sabi niya eh mag-aano raw sila yung kasi mayroong ano ron, mayroong eleksyon. Kaya doon sa Bicol kasi may usap-usapan doon na pagka lumalapit sila sa kandidato ay binibigyan sila lalo na pagka panahon ng eleksyon. Kaya madalas silang pumunta roon. At ito nga, nung nandoon na sila, meron na lang dumating na balita dito sa amin na itong lalaki na asawa ng co-teacher kong mahina na ay na-stroke. Walang palatandaan ng kahit anong sakit. Siya po ay 70 years old, malakas. At nagulat na lang lahat yung mga nandoon sa paligid namin, mga kapitbahay, dahil nauna pa siya sa kanyang asawa. Pero bago daw noon ay sinabi na niya na gusto niya kung mamamatay siya, doon siya sa Bicol mamamatay. At nangyari nga, doon siya namatay sa Bicol. Noong gusto niyang ibakasyon muna yung kanyang asawa. At yun nga, no? Nagulat kami dahil wala namang sakit. Hindi naman siya ganong kataba. Kuminsan na yun nga, naaalarma tayo sa mga ganong balita na hindi natin ine-expect na kuminsan mas masakit pa nga yun. Yung biglaan na lang na namamatay yung ating mga kamag-anak. Mas mabuti pa yung nakikita mong may sakit siya. Nakaratay na sa banig ng karamdaman at inihintay mo na lang, ine-expect mo na talagang siya yung mamatay na. Pero yun, walang mag-aakala na mangyayari sa kanya yun, na stroke. Naligo, nagbihis, sinuot yung relo, hindi na na-ilock yung relo at na-comatose. Pumutok na yung ugat sa kanyang utak. Yun po ang ano eh, yun po ang isa sa mga kadahilan kung bakit ang tao ay dapat siguro ay laging handa, di ba? Sa Old Testament, mayroong mga ganyang istorya din po kung matatandaan nyo yung anak, dalawang anak ni Aaron, si Nadab and Abihu, no? Nung sila ay naghahandog, inutusan sila nga magsunog ng hayop doon na ang dapat talagang magsusunog noon ay ang Diyos mismo, yung apoy na manggagaling sa langit, yun ang susunog doon. Pero ang ginawa nila, kumuha sila ng baga doon sa may ano, sa may anong altar doon. At yun ang sinunog. Ayaw ng Diyos nun. At kaya sila namatay. Isa pang mga nakakabiglang pangyayari, mga anak ni Job. Di ba? Di po ba yung mga anak ni Job ay nag-celebrate ng kanilang birthday. At ayun nga, namatay rin. Merong mga sumugod na mga kaldeyo, pinagpapatay sila, kinuha yung kanilang mga camel. At merong lang isang natira, yun ang nagsumbong. Hindi pa natatapos yung pangyayari na yun. Mayroong ipo-ipo na umano sa kanila. At namatay din yung mga anak ni Job. Meron ding yung apoy na nanggaling sa langit. Siguro mga kidlat yun o hindi natin alam, no? O maaring ito ay may asteroid na bumagsak at tinamaan sila, nasunog sila. Patay din yung mga anak ni Job. At gano'n na lang ang kabiglaanan ni Job na sunod-sunod na pangyayari sa buhay niya. Dito rin po sa Bagong Tipan, meron din pong mga ganyang biglaang pangyayari, no? Yung nangyari kay Ananias at saka kay Sapphira na biglaan silang namatay. At yung pagkamatay nilang yun ay nagdulot ng takot doon sa buong bagong
lumalagong iglesia. Kaya kung minsan po, yung mga bagay na ganyan, yung mga biglaang pangyayari sa buhay natin, ay kung minsan ay bigla na lang nagdudulot ng pangamba. At iniiwanan tayo ng mga tanong, bakit kaya nangyari ito sa buhay natin? Hindi natin ine-expect, hindi natin naasahan itong mga bagay na to, pero nangyari nang hindi ako handa. Kaya lang, walang magagawa. Siyempre, kailangang tanggapin yung mga bagay na yun, no? Dito po sa verse 1, makikita natin dito yung mayroong ilan daw doon na mga lumapit kay Jesus Christ, tinanong siya, ano sa palagay niya kaya yung mga taong, yung mga Galileo na pinatay ni Pilato, no? Ihinalo yung kanilang dugo sa kanilang mga hain. Kasi nung panahon na yon, si Pilato po ay gustong magtayo ng aqueduct, yung mga pipe systems natin, no? Panahon natin ngayon yung mga pipes o yung mga patubig, binubuo ng basta mga malalaking tubo hanggang sa makarating sa bahay natin. Ganun po yung project ni Pilato noon. Kaya lang ang gusto niya ay kunin sa treasury treasury ng temple yung kanyang pera na gagamitin. At kinuha nga niya. At marami nagreklamo noon, yung mga pari doon, nagreklamo, yung mga Hudyo, nagalit. Kasi pera ng simbahan yun. At kinuha ni Pilato. So, meron tong isang nagngangalang Judas the Golonite, Judas of Galilee na sinasabi, na nung panahon na yon, siya rin yung isa siyang pinuno ng sekta na ang kanyang advocate ay Diyos lang ang sasambahin. Diyos lang. Hindi si Herodes o hindi yung kusino mang Roman power. Siyang namumuno doon sa pag aaklas laban sa yung tinatanggihan niya, tinututulan niya ang pagbibigay ng buwis kay Caesar. Para sa kanya, ang buwis ay para lang sa Diyos. At yun nga, nung dumating yung panahon na yon, nagalit yung si Pilato, pinapunta yung kanyang mga sundalo doon na naka-civilian, at habang nag-o-offer ng kanilang mga sacrifices, ay pinatay itong mga Galileo na to. Kaya yung dugo nila ay humalo doon sa kanilang mga sacrifices, mga pinatay na hayop. Ganon din po yung nangyari doon sa yung tinatanong tungkol doon sa yung muog ng Siloam na bumagsak at 18 doon yung namatay. Ang tanong po ay na umiiral nung panahon na yon, ay yung paniniwala kasi umiiral nung panahon na yon, kung ikaw ay makasalanan o grabe ang kasalanan mo, ganun din yung katumbas ng uri ng kamatayan mo. Pero ipiniliwanag sa kanila ng Panginoon mismo ng buhay, no? Ang Panginoon mismo yung nagpaliwanag sa kanila na hindi sa bigat ng hindi doon sa uri ng kamatayan nakasalalay o madedetermine ang kanilang o yung hindi sa uri ng kanilang kamatayan madedetermine ang bigat ng kanilang mga kasalanan. Hindi doon, gaya maganda nga napag-usapan natin kanina sa devotion yung ang sabi ang ikaw daw ay masasabing mas Kristiyano pagka ikaw ay may maraming blessing, no? Nagiging barometer tuloy ng pagiging Kristiyano yung ikaw ay maraming pagpapalak, mayaman ka, marami kang blessing. Ganon din po yung kamatayan, no? Pagka merong mas namatay ng grabe ang uri ng pagkamatay ay ang paniniwala nila noon grabe rin ang kasalanan mo. Pero ano ba yung sinasabi ng Panginoon na mas higit na disaster na pwedeng mangyari sa kanila? Sinasabi po rito sa verse 3. Pero basahin muna natin itong sa verse 2, sabi niya,
At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, inaakala ba ganinyo na ang mga Galileyong ito ay higit ang pagkamakasalanan kaysa lahat ng mga Galileyo? Dahil sa sila'y nangagbata ng mga bagay na ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Datapwat malibang kayo'y magsisi, ay mangamamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. So ang mas delikadong pangyayari na maaaring humantong sa isang tao ay pag kinamatayan niya yung kanyang kasalanan at hindi po siya nakapagsisi. Hindi ibig sabihin ng Panginoong Jesus dito na ang uri ng kamatayang daranasin ninyo ay babagsakan din kayo ng tore o nung kayo ay ang mga sacrifices nila ay maiahalo rin yung dugo nila doon. Hindi po ganun. Kundi ang tinitiyak lang ng Panginoon dito ay ang kamatayan nyo ay tiyak pagka kayo ay hindi nagsisi. At yan po ang nag-lead sa sumunod na kwento ng ating Panginoon tungkol nga dito ito sa isang talinghaga, yung isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan. Sabi po rito, at sinalita niya ang talinghagang ito, isang tao ay may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan at siya'y naparong humahanap ng bunga niyaon at walang masumpungan. At sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, narito, tatlong taon nang pumaparito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito at wala akong masumpungan. Putulin mo, bakit pa makakasikip sa lupa? At pagsagot niya, sinabi niya sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba. At kung pagkatapos ay magbunga ay mabuti, datapwat kung hindi ay putulin mo. Kung sa palagi ko, alam na ho natin yung ano nito eh, no? Yung istorya ng parable na ito, no? Kung iuugnay natin doon sa unang mga talata, yung pagkamatay ng mga Galileo at nung 18 na nabagsakan ng tore, ang pinag-uusapan dito sa parabola ay tungkol sa bunga ng pagsisisi. Di po ba? Idinugtong ng Panginoon itong parable na ito dahil marami rin ng mga nakapalibot sa kanyang mga Hudyo na noong mga panahon na yon ay naririnig na nila yung mga ugong-ugong tungkol nga doon sa pagkamatay ng mga Galileo na yon na ipinapatay ni Pilato. Ganun pa man, yung mga Hudyo na yon ay at mga Pariseo ay makikita natin na walang pagkilala sa kanilang mga kasalanan. Hindi nila kinikilala yung ating Panginoon. Kung babasahin pa nga natin dito yung sa bandang ibaba, Luke chapter 13, sabi ro ng Panginoon, O Jerusalem, Jerusalem, makailang ulit ko kayong gustong akayin sa ilalim ng aking mga pakpak, ngunit ayaw kayo. Itinuturo ng Panginoon dito yung repentance. Sa Old Testament pa lang itinuturo na niya to, no? Sa chapter 8 ng aklat ng mga awit, mga hari. Sa 1 Kings, sa chapter 8 verse 47, ang sabi ron, Repent and make supplication unto thee in the land of them that carried them captives. Noon pa man ay pinapakita na ng Diyos doon na mahalaga ang pagsisisi. Napaka-importante sa isang taong nagkakasala sa Diyos yung siya ay magsisi. Sa Ezekiel chapter 14, ganun din po yung sinasabi, Therefore say unto the house of Israel, Thus saith the Lord God, Repent and turn yourselves from your idols and turn away your faces from all your abominations. Ang kasalanan po nila ay sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At gusto ng Panginoon na sila ay manumbalik sa Kanya. Talikuran yung mga
mga Diyos-Diyosa na yon at pagsisihan nila yung kanilang mga kasalanan. At marami pa pong sinasabi tungkol sa repentance pagdating sa Old Testament. Sa New Testament din po, ganun din po yung sinasabi. Yung unang panahon ng pangangaral ni Juan Bautista at ng ating Panginoong Jesus, ang kanilang isinisigaw ay repent, for the kingdom of God is at hand. Mababasa po natin yan sa mga sa Mark, Luke, at doon sa Synoptics, no? And doon po karamihan yung mga pangunang pangangaral ng ating Panginoon na ang binabanggit ay magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Ganon din po yung sinasabi ni Apostol Pedro sa Acts chapter 13 at chapter 3 verse 19. Repent ye therefore and be converted that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. At marami pa pong iba. Marami pa tayong mga talatang mababasa na ang pagsisisi ay vital sa isang tao. Kristiyano man siya o hindi, kailangang magsisi. Lahat po tayo ay ipinanganak na makasalanan. Lahat po tayo ay patay sa kasalanan. At kaya lahat po ay nire-require ng Diyos. Inuutusan ng Diyos na magsisi. At dito nga po doon sa talinghagang binanggit ng ating Panginoon, merong isang tao roon na nagtanim ng isang puno ng igos sa isang ubasan. At yung pong igos ng panahon na yon ay simbolo ito ng prosperity at ng peace. Makikita po natin yan dito sa Deuteronomy chapter 8 verse 7 to 9. Pinapakita roon yung kanilang katahimikan, yung kanilang kasaganaan. At sa Zechariah chapter 3 verse 10 ang sabi, sa araw na yaon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, tatawagin ng bawat isa sa inyo ang kanyang kapwa sa lilim ng puno ng ubas at sa lilim ng puno ng igos. Ito po ay nagsisimbolo ng kanilang kasaganaan na bawat tao sa kanila ay mayroong tanim na igos. Simbolo po ito ng kasaganaan ng bansang Israel noon. At yung pong itong ubasan na sinasabi, yung vineyard, no? Yung pong vineyard ay isang lugar na hindi lang naman puno ng igos yung nakatanim doon, hindi lang naman puno ng, bagamat sinasabi itong ubasan, pero marami pong mga tanim doon. Ito pong vineyard ay isang lugar na controlled talaga. Controlled yung environment. Talagang inalagaan ng isang tagapangalaga doon, binakuran, nilagyan ng maraming pataba, dinidiligan yung mga halaman doon. Lahat ng at tinitiyak na yung kanilang lugar na yon ay nasisikatan ng araw. At lahat ng mga halaman doon ay tinitiyak na nagbubunga, malusog. Pero dumating nga yung panahon na nakalipas, pumunta rin yung may-ari ng ubasan at gusto niyang pumitas ng bunga at wala po siyang makita. Ang sabi niya, 3 taon akong pabalik-balik dito pero wala akong makitang bunga. Yung puno ng igos ay sa loob ng, ayon doon po sa mga nababasa kong ilang mga babasahin, sa loob ng 1 taon, magbubunga na yung puno ng igos. At pagdating ng 2 taon, ito ay nasa full bloom na. At ang puno na ito ay masagana ang kanyang mga dahon. Ganun pa man, sa kabila ng paulit-ulit na pagpunta ng may-ari na ito ng ubasan, ay wala siyang makitang bunga. Kaya ang sabi niya roon sa tagapangalaga, putulin mo. Bakit pa makakasikip sa lupa?
Ang sabi nung ano, sabi nung tagapangalaga, hayaan mo muna po sa isang taon at bigyan mo pa ng isang taon. Baka sakaling mamunga siya, lalagyan ko ng pataba, huhukayan ko roon sa palibot niya at lalagyan ko ng pataba, aalagaan ng gusto. At kung mabunga, eh mabuti. Pero kung hindi, eh pwede nang putulin. Ngayon po, yun po yung frustration ng ano doon eh, yun ang frustration ng may-ari ng ubasan doon. Ang isa sa kanya mga frustration ay walang bunga. Dapat sana pag naitanim doon sa ubasan, na sagana sa pataba, sagana sa pagdidilig, sagana sa pag-aalaga, wala siyang dapat, walang dapat mangyari doon, kundi magbunga. Mabuti pa nga yung ibang mga puno ng igos sa labas ng vineyard na walang inaasahan kundi patak ng ulan at ng araw, bagamat yung iba ay maaasim, ay nagbubunga. Pero ito, hindi nagbubunga. Kahit anong gawin ng tagapangalaga, ay wala pa rin. Siguro hindi naman kasalanan ng lupa yun, kundi yun mismong puno ng igos ang may diferensya. Talagang ayaw magbunga. Ano pa yung isang frustration ng ng may-ari ng ubasan? Nakakasikip na lang nasa lupa. Sa halip na lumago yung ibang mga tanim doon, eh nasisipsipan niya yung mga pataba na para sana doon sa mga ibang mga tanim pa. Yung lilim niya ay lumililim pa rin sa mga na kailangan nung sikat ng araw ng mga pananim, ay siya pa ang nakakatabing doon. Kaya hindi rin lang nagbubunga, nakakasikip sa lupa. Para siyang damo na umaagaw ng mga nutrients para sa ibang mga halaman, utulin mo na lang. Kasi nakakasikip pa. Wala na rin naman pakinabang eh. Hindi nasiserve yung kanyang purpose. Dapat sana magbunga. Kasi nung panahon ay napakahalaga ng igos, ng bunga ng igos. Kung babasahin po natin doon sa ibang mga talata sa Old Testament, ginagamit nila itong panapal sa sugat at gumagaling. Nung si Haring David po nag-celebrate ng kanyang pagiging hari, niregaluhan pa nga siya ni Abigail nito eh, ng 200 cake, yung binilo, nasabi nun sa Tagalog ay binilong igos. So yun po ang ginagawa doon. At bukod pa doon sa pagiging produktibo nito para sa kanilang kabuhayan, ay marami pang mga bagay na kapakipakinabang doon sa puno ng igos. Yun lang pong kagandahan ng bulaklak nito. At pag tinignan yung mayayabong na dahon nito, ay marami nang humahanga. Kaya ang sabi nung tagapangalaga, isa sa mga advantages ng lupa na yon ay nung vineyard ay dahil siya ay merong tagapangalaga, binayaran talaga yung tagapag-alaga na yon para tignang mabuti yung puno ng igos na yon. Lahat ng pasensya ginawa noon para lang magbunga, makita yung bunga na yon. At kung sakali ay matutuwa yung may-ari na sa kabila ng kanyang pagsisikap sa pag-aalaga ng puno ng igos na yon, ay baka dumating yung panahon na magbunga rin. So pinapakita ron yung katsagaan nung vine dresser. Pero ganun pa man, hindi talaga nagbunga yung puno ng igos na yun. Sa kabila ng pagsusumikap, paghihintay,
ng may-ari at ng nagtatanim ng ubasan, hindi makita yung bunga. Kaya ang sabi, putulin mo na lang. Napakasakit po para doon sa ano yun, para sa nagtatanim. Matagal ko na itong inaalagaan sa loob ng 3 taon. At papalitan ko na naman ng panibago. Ilang maraming panahon na ang kanyang iginugol doon. Marami ng pawis ang kanyang iginugol doon. Kaya humingi siya ng ano, humingi pa siya ng palugit doon sa may-ari. Maghintay pa tayo ng 1 taon pa. Baka sakaling mamunga pa. Lalagyan ko ito ng pataba, didiligang mabuti, aalagaan laban sa mga peste. Pero ganun pa man, talagang hindi nakita yung bunga ng puno ng igos. Ang huling tanong po ay, ano ba talaga yung kahulugan ng parable na ito? Doon po sa ibang mga nababasa kong mga sa ibang mga aklat, o minsan nag-research din ako sa internet, ang ama po rito ay, yung may-ari po ay yung ama, no? Siya po ang nagtanim ng naglagay ng ubasan doon. At ang ubasan na ito ay nagsisimbolo ng bansang Israel. Ito pong puno ng igos, ito po yung dito po inilagay yung ito po yung Israel na inilagay doon sa kanyang ubasan. At lahat ng advantage ng bansang Israel makikita natin doon sa ibang mga aklat sa Romans, no? Nasa kanila yung mga patriarka, nasa kanila yung mga covenant, lahat ng pangako, yung blessing sa kanila, lahat ng mga propeta, lahat ng mga kasaganaang pwedeng ibigay ng Diyos sa kanila, nasa kanila yung mga kautusan, andun doon na lahat. Ang hindi lang nila, pati yung salita ng Diyos, andun doon sa kanila. At yung salita ng Diyos mismo, yung nung kanilang napabayaan, sumamba sila sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. At dito po yung 3 taong tinutukoy dito, o yung vine dresser muna, ay ang ating Panginoong Jesus. Siya yung namagitan. Panginoon, hayaan mo muna, bigyan po muna natin ng 1 taon. Baka sakaling sa loob ng 1 taon pa, lalagyan ko ito ng pataba, alagaang mabuti, didiligan, baka sakaling mamunga. Pero kung hindi mamumunga, putulin na. 3 taon po yung ministry ng ating Panginoon. Ganun pa man, sa kanyang pangangaral, mangilan-ngilan yung mga naniwala sa kanya. Iilan yung mga sumampalataya sa kanya. At yung mismong mga pinuntahan niyang mga Hudyo, yung pa yung nagpapako sa kanya. Kaya hindi niya kakitaan talaga ng tamang pagsisisi yung bansang Israel. Ang bansang Israel o yung puno ng igos ay maitutulad din po natin sa iglesia ng Diyos, no? Lahat po tayo ay nangangailangan ng pataba. Nangangailangan tayo ng pagkalinga mula sa salita ng Diyos. Ang binabanggit po ritong ground ay yung mga naniniwala ko na ito ay means of grace. Na ito yung mga bagay na magpapataba sana sa puno ng igos na ito. Lahat ng means of grace, yung mga panalangin, yung pakikinig ng salita ng Diyos, yung mga pangangaral na naririnig natin, ito po yung mga means of grace. Yung tayo tumanggap ng bautismo, yung tayo ay nakakapartake ng Lord's Supper, yung tayo ay nadadalaw ng mga kapatiran para kumustahin tayo, ito po yung mga means of grace. At dapat sana itong mga means of grace na ito, ito yung bibigay sa atin ng kasaganaan espiritual
At makikita rin sa atin yung isang magandang resulta ng mga means of grace na ito. At pangunahin na nga rito yung tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Yun pong binanggit ni Jesus Christ doon sa unang talata. Kung hindi kayo magsisi, ay mamamatay rin kayo sa ganoong paraan. Yung pagsisising tinutukoy po doon ay minsang pagsisisi. At yung pangalawa, yung binabanggit na pagsisisi doon sa chapter, ay yung sinabi niya tungkol doon sa mga taong namatay sa pool ng Siloam, ito po yung patuloy na pagsisisi. Patuloy. Na habang tayo ay nabubuhay, habang patuloy tayong nakakaramdam ng pagkakasala sa Panginoon, ay patuloy rin yung pagsisisi. Ano ba ang pagsisisi? Siyempre, alam natin ito'y pagtalikod sa kasalanan at pagbalik sa Diyos. Di po ba? Metanoia, sabi nga ron sa salitang Greek. Metanoia. Metanoio, metanoia. Hindi ito yung kagaya ng pagsisisi ni Judas na sinisi niya yung kanyang sarili. Remorse. No? Sinisi lang po niya yung kanyang sarili. Hindi siya nagsisi at sumampalataya sa Diyos. Natakot siya sa kanyang ginawang kasalanan, sinisi niya yung sarili niya, at nagpakamatay siya. Hindi po ito optional. Ang pagsisisi ay hindi optional. Ito'y obligatory. Walang taong hindi nagkakasala. Lahat tayo ay makasalanan. Hindi ito suggestion, no? Ito ay summon. Ito'y panawagan. Noong nangaral si Juan Bautista, "Repent, for the kingdom of God is at hand." Hindi ito suggestion lang. Hindi ito yung panghihikayat lang. Kundi utos na dapat talaga kayo magsisi. Meron nga mga lumapit doon, mga Hudyo. Kayong mga lahi ng ulupong. Sabi nga noon, di ba? Dapat makita sa buhay niyo yung totoong pagsisisi. Hindi nakita yung bunga ng pagsisisi sa buhay nila. Yung istorya ng alibughang anak, magandang ilustrasyon po ng pagsisisi yun. Ang sabi nung alibughang anak, "Ako ay tatayo." Ganito yung sasabihin ko, nire-rehearse na niya. "Pupunta ako sa aking ama, hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Bilang mo na lang ako sa iyong mga upahang alipin." Wala na siyang sinising iba. Sinisi lang niya ang sarili niya. Yung isang publikano, meron din pong istorya doon sa Bagong Tipan. Merong isang publikano ron, no? At merong isang pariseyo. Sabi ng pariseyo, "Panginoon, salamat dahil ako ay nag-iikapo, naglilimos ako, ako ay nag-aayuno ng makailang ulit, at kung ano-ano pang mga justification doon sa kanyang mga ginagawa na akala niya ay matutuwa ang Panginoon doon." Pero yung publikano, ang sabi, dinadagukan niya yung kanyang dibdib. "Panginoon, mahabag ka po sa akin na isang makasalanan." Pasalamat na lang tayo, mga kapatid. Meron tayong tagapamagitan sa ating Panginoon. Sabi dun sa aklat ni John, sa 1 John, kung sino man ay magkasala, meron tayong tagapamagitan sa Diyos. Si Kristo ang matuwid. Ipinapaalala po nito yung tayo po ay hindi ligtas sa bawat kasalanan. Lahat po tayo ay may pananagutan sa isa't isa. Hindi natin alam, baka yung nangyari doon sa nabagsakan ng tore ay mangyari din sa atin. Hindi natin alam, baka yung napatay ng mga Galileo ay mangyari din sa atin. Yung nangyari po doon sa asawa ng aking co-teacher, walang nakakaalam. Ang hinahanap po ng Diyos ay yung bunga. Tayo po bilang isang church, meron po bang bunga?
Nakikita po ba ang bunga ng Espiritu sa buhay natin? Tayo po ba ay masipag? Humayo? At magpahayag ng salita ng Diyos o umiiral yung pangamba palagi? No? Mas inatupag pa natin yung ating mga trabaho. Pero andiyan na yung panahon na kalapit na natin yung ating mga kaibigan na namatay na lang na hindi nabahaginan ng salita ng Diyos. Pagsisihan din po natin yung mga bagay na yun. Ihingi natin ng tawad yung mga bagay na yun. Marami mga bagay na hindi natin inaasahan sa mundo. Pero ang Diyos po ay laging mayroong panahon. Siya ay naghihintay na tayong lahat ay patuloy na magsisi. Hindi po tayo pwede magtuturo kung sino-sino, no? O magbintang ng kung sino-sino. Lahat po tayo ay under ng hatol ng Diyos kung wala ang ating Panginoong Hesus. Salamat sa Panginoon dahil andiyan dyan ang Panginoong Hesus. Ang sabi ron sa John, hindi ko matandaan yung verse, kung hinahatulan tayo ng ating mga puso, ang Diyos ay higit sa ating mga puso. Ang kailangan lang natin ay ipahayag natin yung ating mga pagkakasala. Wala pong hindi makasalanan sa atin. Maging tayo po ay mahusay na tagapagturo o simpleng miyembro ng iglesia, pantay-pantay lang po ang tingin ng Diyos sa ating lahat. Walang sabi nga sa ano, sa sabi, God is no respecter of person. Hindi siya nagtatangi ng tao. Lahat po tayo ay kailangan natin ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Patawad o Diyos sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kami o Diyos ay lantad sa iyong harapan, Panginoon. Kami po ay nangailangan lamang po ng habag mula sa iyo. Kaya kami nakalalapit sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng pinagkaloob mo sa bawat isa amin. Muli ay nagpaalala sa bawat isa amin na ikaw lamang po, Panginoon, ang aming kailangan sa oras na kami ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Purihin po ang iyong pangalan sa pangalan ni Hesus. Amen.